mangamalan ng palataya ko. Mga Kristiyano. Ano ang hamon niya? Mamuhay po bilang isang Kristiyano. Anong klase daw ang pamumuhay? At anong ilustrasyon ang pwede mo maibigay para ang tao mahamon sa pamumuhay na offer your body as a living sacrifice? Paano ba? Yun dapat may concrete example kayo kung paano nga. Kasi ang tao naman, willing tayong mag-respond. Willing tayong tumugon kung maintindihan natin. Pero paano nga tayo makakapag alay ng ating buhay at ng ating sarili bilang buhay na handog kung wala naman tayong malinaw na itinuturo kung paano nila magagawa. Pwede mo ibigay na halimbawa kung paano tayo makakapamuhay ng banal at kalugod-lugod. Makakapamuhay po tayong kalugod-lugod para sa Panginoon Diyos. Yung matanggal natin yung ating mga bagay-bagay na hindi mabuti sa harapan mo. Una, yung galit, isang mga loob, yung inggit, yung kasalanan, yung kasakiman, at yung bagay na paghamak sa tao, sa mamamalis tao, hindi mga bagay na dapat isa-isang tanggalin at isa-isang tao na namumuhay para kay Kristo. Na talagang pinaparating po doon sa mensahe po ng Panginoon Diyos na kapag po ikaw at ako pumapasok sa kabanalan, papalapit sa Diyos, ang tendency po doon, yung dating buhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, iniiwan, pinatalikan. At tinatanggap po yung hamon ng Diyos na karapat dapat at ayon po sa kalooban ng Diyos. Dalawang bagay ang sinabi mo kanina, sabi ng Panginoon tungkol sa nangungusap ng Diyos para sa tao at yung para sa Diyos din naman. Yung bagay na sa part ng tao at sa part ng Diyos. Yung binanggit mo ngayon ay sa part ng tao yon. Sa part ng tao na para tayo maging kalugod-lugod, ay kailangan tanggalin ito, tanggalin yan, magdadugan yan. Part lang yan ng tao, eh paano naman ang part ng Diyos? Paano naman natin matatouch yung puso ng Panginoon sa paraan na mabibigyan natin siya ng kaluguran? Pamagita po ng pagsamba, ng pagdakila, ng pagtanggap, ng pagkilala. Paano gagawin ng mga tao yan? Abstract pa rin yun. Dapat may ituro sa kanila. Paano ba nila? Gusto namin mabigyan ng kalatian ng Diyos. Gusto namin maparangalan. Gusto namin na matuwa at magalakan Diyos sa amin. Ano bang pwede namin magawa para sa Diyos? Para ang Diyos naman ay matuwa sa amin. Lumapit sa Kanya, ay tiyak naman Niya tayo matutulungan. Kaya lang sa tayo mga napapagal na bibigatan sa ating mga pasanin at tayo'y Kanyang pagpapahingahin. Ang pangangailangan, huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong mabalisa, o huwag tayong magbubuang isip na dumulog sa Panginoon, sabagat ang tulong ng Diyos, ang dakilang sasardote na nakaluklok sa kaharian ng langit, ay nakalaang tumulong at magbigay sa atin ang Kanyang tulong. Salamat. To the throne of grace. Pag pinag-uusapan ay throne of grace, sino ba ang dapat nilalapitan? Yes. Sabi mo kanina, si Jesus. Sabi mo kanina, si... Saan ang kaupo? Sa kanan ng Ama. Hindi siya sa throne of grace. So, may nakaupo sa throne of grace. Sino ang dapat? Sino yung nakaupo doon? Si Yahweh. So, yung Ama. So, dapat malinaw tayo sa mga bagay din na hindi tayo nagkakaroon ng mga parang false alarm sa mga tagapakinig. Kasi kung may mga makikinig sa atin ng mga outsiders at mga nasa ibang makukulakan tayo. Katulad ng paggagamit natin ng mga terminology, pag nagpo-quote kayo ng mga Bible verses, halimbawa sabi doon na may mga nagpo-quote ng ganito, halimbawa, ang sabi ng Panginoon, makipot daw ang pintuan patungo sa